Welcome to MIP, where we put the spotlight to small and micro enterprises around the province that are truly made in Pampanga. For this episode, we have an enterprise where health-conscious people and foodies can come together. So for this episode, we have the founder and owner of Nutri Delights Delicacies, a social entrepreneur, Mr. Jomar Lopez. What is Nutri Delights Delicacies and kailan po siya nagsimula? Yung Nutri Delights po is founded August 23, 2010. Doon po natin sinimulan. Yung the word Nutri come from the word nutrition. Yung delight po, doon natin nakuha ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Kaya ginawa po natin yun para magkaroon po ng awareness sa mga kinakain po natin na sa kasalukuyan po nangyari ngayon. Flooded po tayo ng mga junk foods, mga anything na maraming preservative na kinakain. Kaya doon po natin tinayo ang Nutri Delight so that po magkaroon po ng nutrients, nutrition sa mga kinakain ng mga bata tsaka yung mga may edad na rin po. Ano po yung naging inspiration para itayo si Nutri Delights? Flooded tayo ng mga junk foods sa supermarket, sa store, binibili na naman ng mga bata, kabataan, ginagawa nilang alternative na kakainin nila. Ginawa natin yung mga product na meron siyang along gulay, prutas, at saka meron siyang herbs. Doon po natin sinimula noong August 23, 2010 para po maiba naman po yung ating mga ino-offer na product na wala pa sa market at mapag-ugnay-ugnay po natin yung mga gulay, prutas sa isang delicacies na makagawa tayo na isang product na meron siyang tinataglay na sustansya or nutrients na kakainin ng mga bata. Can you give a little background po from you, sir, para makilala rin po kayo ng ating viewers? So, sino po si Mr. Jomar Lopez? Ako po ay kami po with our team. Gusto po namin yung ginagawa namin na mag-produce kami ng mga something na pagkain or inumin na wala sa market at yung inumin nila or kakainin magtataglay siya ng nutrients. So I'm graduate from human resource management tapos with a background of nutrition. Nangyari po, nakatulong po sa atin yung mga nutrition na subject para makapagawa tayo ng isang product ngayon na nakalabas sa market. Sino po yung parang main customers ni Nutri Delights? And ano po yung parang tinatry nating i-solve sa kanila? Bali, yung pinaka-customer natin yung health conscious, sa so number one yun. Tapos yung may mga karandaman, hindi po namin sinasabi yung product namin is therapeutic or 100% guarantee na makakatulong sa inyo. Kundi nakakatulong lang siya sa mga health conscious at saka yung may mga karandaman. Dahil po, ang ginagawa po natin is natural na pamamaraan na wala po siyang preservative na synthetic or chemical na inadded natin. It's all more all natural po siya. Sa 9 years po na nagra-run si Nutri Delights, ano po yung mga challenges na na-face? Una, siyempre dahil ikaw ay micro-entrepreneur, kung anong meron lang na resources na hawak mo, yun lang ang mapapaikot mo. Tapos, yung in terms of sa shelf life, dahil po natural siya, organic, hindi po ganun katagal yung shelf life. So, mga next 5 years po kayo, siguro 2019, 2024. So, ano po yung nakikita nyo kay Nutri Delights? Ang isa sa pinakano po natin is makapaglabas tayo ng product sa ibang bansa. Tapos, meron po siyang pasalubong na pwede ka rin kumain doon, na nandun lahat yung mga product natin na ino-offer. Tapos, yung involved po natin sa sustainable community development, isa po sa pinaka awareness at advocate po natin is mapalaganap po natin yung livelihood sa mga community. Ang nangyari po doon is isa po sa CSR natin ay makapagbigay po ng anak buhay sa mga liblib or kailangan nating turuan sa community para din sila ay mag-develop at mag-generate ng income sa sarili nilang pamamaraan through our effort na pagtuturo sa kanila. May plano na po ba kayo to compete in a bigger market? Parang going national, going global? Pagdating sa local, meron naman po tayong demand. Pero pagdating sa international, tsaka sa ano, isa sa step. Pero ngayon, ipocus muna po natin kung sa local pa lang natin is paano natin masupplyan po yung
yung demand. Paano nalalaman ng tao na, ay, andito si Nacho Bilang? Yun po, bali yung ginagawa natin, through social media, yung referral, at meron din po tayong tinatawag na word of mouth. Tapos, nandiyan rin po yung ating mga association. Sa internet, meron tayo sa website. Tapos, sa fan page. Tapos, tsaka yung, ano po, yung direct selling at tsaka sa store. Paano po nakakatulong yung technology or more likely yung internet po sa inyong business? Unang-unang napapabilis ng internet dahil sa isang click mo lang, nandun na yung mga product. Hindi ka na mapapagod na ilalako mo pa yun. Titinda mo po sa direct selling. Pero pagdating sa internet, isang click lang, order yan, deliver mo na lang, yun na. Mas madali siya. Compare sa direct selling na ikaw mismo ang pupunta sa target customer mo, target market. Okay, so may kita po namin kayo sa Facebook page? Meron po. Meron din website? Meron. So, pwede na po ba silang mag-online ordering, online delivery? Meron po kaming kasalukuyang online, pero under process pa rin po siya na gagawin po natin paraan kung paano po makapag-service po tayo sa online. Ano po yung mga best sellers ni NutriDelight na pwedeng ma-enjoy ng mga health conscious at saka ng mga mahilig sa pagkain? Bali po ngayon po, naka-result po tayo sa beverage. Ito po yung beverage natin, yung local tamarind. So, locally produced po natin, tsaka yung lemongrass. So, tamarind po, dahil po, alam po natin, kapag uminom pa ng tamarind, hindi ka tatamarin. Isa sa mga pinaka-trade, ano po natin yun, brand trade po. Tsaka at the same time, yung tamarind po, mayaman sa magnesium, vitamin C, nakakatulong po sa liver, tapos meron po siyang antioxidant, at sa mga cholesterol po, tsaka blood pressure, tsaka gout po, nakakatulong po siya. Sa diabetes, pwede rin po siya. Tapos yung nating lemongrass juice, tsaka kagandahan po nito, ay wala po tayong ginagamit na artificial sugar. So, zero sugar siya. Stevia po ang ginagamit natin. So, lahat yung baterol, it's kape gulisak de baterol. Combination of kape sa rice, gulisak de baterol, yung kakao. Tapos, yung ating ice cream na malunggay ice cream. So, dito po tayo nagkamo sa 4 products lang po. Yung tamarind juice, lemongrass, kape baterol, tsaka yung malunggay ice cream po na viral. Bukod po dito sa tamarind, lemongrass, juice, and baterol, ano pa po yung ibang products na gustong-gusto ng mga tao? Meron po kami yung unang produkto namin na made to order po siya ngayon. Yung po yung fruits and vegetables po to, na meron po siyang along sayote, langka, tsaka carrots. Tapos meron po din tayo yung kalabasa lechoplan, yung gabi lechoplan, yung Kapampangan Mochi, at meron din po tayo yung Pinakbit Pizza, yung Turmeric Ice Cream, meron din po tayo. At meron din po tayo yung mga short po, yung mga banana chips, yung mga kamote. Yung po is made to order lang po siya. Kung gusto niyo po mag-order, pwede niyo pong sabihin sa amin, pero iyan niyo po namin yung mga 2 days po bago niyo makukuha yung mga products. Meron din po kaming learning na livelihood, yung pagtuturo po ng mga livelihood. So, nagbibigay po kami ng training sa paggawa ng processing ng mga product. Alright, thank you Sir Jomar Lopez for being with us on this very first episode of Made in Pampanga. And to you viewers, if you want to achieve your hashtag health goals, punta lang sa NutriDelight Delicacies at uminom ng kanilang tamarind juice, lemongrass juice, and kung mahilig ka sa ice cream, try their malunggay ice cream dahil siguradong hindi ka magsisisi. Thank you for watching. May kita nyo po ang link ng kanilang Facebook page sa description. This is Jim from Emerge Local and this is Made in Pampanga. See you next time!